So ngayong araw nga ay nagharap itong Philadelphia 76ers at ang Washington Wizards para sa Game 2 ng kanilang first round series matchup. At sa kanilang pagkaharap nga sa Game 2, itong Sixers ang nagwagi. Blowout win sila, 120-95 ang score. Pinangunahan nga sila neto ang kanilang dalawang star player na si Joel Embiid at si Ben Simmons na may dalawang 22 points. Si Tobias Harris may 19 points naman. At para naman sa Wizards na ngayon ay natalo, si Bradley Beal ang nanguna sa kanilang scoring with his 33.9 nga at si Rui Hachimura 11 points. At itong si Westbrook naglaro lamang ng 29 minutes, meron siyang 10.6 rebounds at 11 assists. Dito nga rin itong si Russell Westbrook ay nagkaroon nga ng ankle injury matapos niya ang matapakan ng paa ng isang Sixers player. At nagdahilan niya ito ng pagpunta niya sa locker room ng kanilang team. At dito na nga naganap ang pambabastos dito kay Russell Westbrook dahil nga tinapunan nga siya ng popcorn ng isang Sixers fan. Remember, kaya nga't bumalik itong si Russell Westbrook sa locker room dahil siya ay nagtamo ng ankle injury. Tapos ganyan ang gagawin ng isang fan. Diba, napaka-disrespectful nga dito kay Russell Westbrook. Kaya nga't maintindihan talaga natin kung bakit sobrang parang galit ng reaksyon nito ni Russell Westbrook. Na-injury ka na nga tapos di-disrespect ka pa ng isang fan, diba? Yung ibang mga Sixers fan nga ay pinapalakpakan siya dahil nga sa nangyaring injury sa kanya, binibigyan siya ng standing ovation. Tapos itong isang fan na ito ay may sakit yata sa utak tapos ito ang ginawa niya. So I hope itong fan na to ay maban na sa NBA. Kanina nga ay na-eject siya from the game. Sana nga ay gumawa ng action itong NBA at iba na nga ang fan na to for life. Diba? Hindi magandang action yon dahil wala namang magagawang mga NBA player sa mga ganong pambabastos ng fan. Dahil kapag nga sila ay nag-retaliate ay mapafine nga sila ng NBA at baka magdulot pa yon ng suspension. So dapat talaga protektahan nga ng NBA ang kanilang player mula sa mga fans. So sana nga ay maaksyonan ng NBA ito at bigyan nga ng matinding parusa or ban for life na lang itong disrespectful fan na ito. Pero anyways, punta na nga tayo sa ating next topic dahil itong New York Knicks at Atlanta Hawks naglaro rin para sa kanilang Game 2 at nanalo nga dito ang New York Knicks. Alam nyo ba, sa first half nga ay tambakan na ang Knicks. Si Trae Young nga ay mainit na sa first half, may 20 points na ata siya na score. Pero hindi nga sumuko ang New York Knicks pagdating nga ng third quarter. Nag-umpisa na nga sila sa kanilang comeback at ito, nagtagumpay nga sila at nanalo sila at natay nga nila ang series 1-1. Pinangunahan nga ng former MVP na si Derrick Rose itong kanyang team na New York Knicks with his 26 points, 4 rebounds at 4 assists performance. Ito naman si Julius Randle, may 15 points, 12 rebounds at 4 assists. Ang kanilang shooter na si Reggie Bullock ay may 15 points nga. At para naman dito sa Atlanta Hawks, itong si Trae Young umiscore nga siya ng 30 points. Si Bogdanovich nga ay umiscore ng 18 points, meron siyang 6 rebounds at si DeAndre Hunter ay meron ding 18 points. So tied na nga ang series na ito at pupunta na nga itong New York Knicks sa bahay nga ng Atlanta Hawks. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe pa na dala everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!